So magandang umaga mga brad, ang ganda ng pag-uusapan natin ngayon tungkol sa Gilas Pilipinas, ang laki ng problema nila, no? At sana tapusin mo yung video bilang tulong na lang din sa ating channel. So kahapon nga po, no, ay na-denied etong dalawang player nga po ng Gilas Pilipinas natin para dito nga po sa Asian Games. Hindi kasi, no, pinayagan or na-denied dito si Calvin Abueva at si Jason Perkins. Tapos hindi pa po yan, bali naging apat pa sila, no? Hindi rin pinayagan. Denied din itong si Wallet Altua at si Terence Romeo. Ngayon talagang antindi ng problema ng Gilas Pilipinas at maraming nagsasabi na mga Gilas fans mag-back out na lamang kasi ang hirap eh. Lalaban tayo na kulang ang ating final 12. Imbis na okay na, no, yung final lineup ng Gilas Pilipinas, eh nagka-problema pa. Hindi pa makakasama yung apat na player ng Gilas Pilipinas natin. At kahit mismo nga, no, si Chino Trinidad, no, hindi na nga nakapagpigil. Nakapag-post na nga po siya sa kanyang Facebook account. Sinabi pa nga niya, no, sabot tayong basketball program, no, SBP. Sinong mga tangang gumawa ng lineup submitted to Hagok? Majority of collegiate players? Abat Setyembre na, simula na ng collegiate basketball leagues. O sa kung titignan po ninyo, no, Setyembre na nga, tapos tayo nag-aayos pa ng lineup. Anong mangyayari dito? Parang sinabotahe tayo ng China, no? Yung lineup kasi natin na pinasa doon, hindi talaga naaprobahan. Dahil itong si Calvin Abueva at si Jason Perkins, ay siguro may nasilip silang hindi qualified sila, no? Siguro dapat ang gusto nila yung mga pure-blooded talaga. Kasi alam nyo, ito may mga lahi kasi ito eh. May mga hap-hap kasi yan eh. Kaya hindi na-aprobahan. So ang mangyayari po ngayon, kung sakasakali talagang walang makuha itong si coach team ko, napapalit dito sa apat na posibleng matanggal sa lineup ng final 12, ay kailangan makahanap na siya as soon as possible ngayon dahil magkakaroon pa nga ng tune-up game ang Gilas Pilipinas. So dapat makuha pa yung chemistry. Ang problema ngayon, wala nang mga available na player na pwede nga makuha dahil nga yung mga young Gilas player natin nasa bilig na, which is alam naman natin dapat sila ang makakasama, no, pero hindi sila available. Ngayon talagang kung titignan ninyo, kukunti na lang. Yung ibang mga player naman na kinukuha ni Coach Tingkong ay naman pumayag. So ang mangyayari dito, ano sa tingin nyo, mag-back out na lang siguro. Yun siguro yung pinaka the best way para hindi na maka-rest back itong kupunan ng China sa atin. Kasi gustong-gusto nila tayo matalo eh. Alam kasi nila malakas talaga yung lineup natin eh. Nung FIBA World Cup nahirapan sila kahit may import sila. At nakita nyo naman, oh, dagdag pressure ito kay Coach Tingkong dahil inaayos pa nga niya yung lineup, nagka-problema pa. Ngayon tuloy ang tinitignan lang natin dito kung paano i-handle ni Coach Tingko ng maayos yung magiging lineup ng Gilas Pilipinas kahit kulang tayo. Kapag ka wala po talaga nahanap na pwedeng pumalit dito sa apat na na-denied, ay talagang malamang sa malamang ay mag-account na lamang tayo at huwag nang tumuloy dito sa Asian Games kaysa sasabak tayo na wala tayong bala. Baka lang pag-tripan lang tayo doon, nakawawain lang tayo ng China, no? Kaya ang dami nating dapat bantayan dito, yung mga updates at yung mga final decision ni Coach Tingkong at ng SBP. So dyan lang kayo, no, please huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.